siempre nos acechan se cargan importen nada nan wanay nan very likely na 100% almost 100% siguro. Masama yung kalainan, sir. Ganong daghan o ganang panit sa ma-import ikumpara sa unos? High blood. Kung ano magod, atong humba, huwag mo ilang may white white tambok. Panit. So, kita usog kita mo ang panit. Usog na mo ang tambok yun. Pero sa US, ang panit ilang ilabay, diba? Halos panglabay na lang. Halos yung panglabay. Marang i-import sa barato. Jump na na nila dito. Mga pila may kilo sa panit. Sa gumaswito, alas mga ilang ano? Jeez, 20 siguro? Jeez pieces, 20 pieces ang kilo. Something like that siguro. So, ibaligya out there yung mga 60, ibaligya lang 60 siguro. Ah, ang landed price, mga 60 pesos. Sa ito pa, mas barato kayo ikumpara ni mo sa local na mapalit ka mga 200 plus. Kaya panit lang. Ah, panit lang. Panit lang. So, 10 pesos to 20 pesos per kilo, important na landed price, 60 pesos. Possible. Now, so ang giingon ni Cebu Governor Gwin Garcia na nag-effect pa kuno ang iyang order na iban. Pero maka-import ka for no pork because Mindanao provided that doon na sila mga certification. Yes, yes, we did. So daily day total ban ang order si Governor. Manila. From Luzon only. From Luzon only. Pero sa Visayas and Mindanao, walay okay, ban. Okay pa, basta na lang tayo mga permits. Labo ato nila mga papers. Kay base niya mga takibog palusong tangikan sa Luzon. At least naagin tayo papers kung asa gigikan ng baboy. Katong auhag ni Dr. Arvendial na ang mga lamaw sa mga kananan, mga restaurant, di na ginipagamit kay there is a tendency nga mo na yung mga sinugdanan sa ASF. Yes, dako kayo na o posibilidad, dako kayo ng risko, no? Labi na ka ng baboy gikan sa infected na baboy niya malabay na sa lamaw binuno say iwa na tong baboy na manay mga say tambo pa na tong tambo mga bukog mga kuan di kaganahan labay na dito hilaw gid ka hilaw kayo mo toy risko gid kayo so maabot na dito sa na may uban mo ligtag lamaw niya ibaligya nila. Supposed to be ilang na i-dispose ng tarong, but ilang i-sideline, ibaligyan nila, o takibaw, basig sa ilang mga empleyado lang, basig ang kumpani mo, ilang kuangit na o labay nila sa kuha na dump site, pero ang mga tao nila, basig ipang ibaligyan ba? I see. Sa hog industry, sir, doon na ba mo uniform buying price, like palay sa NFA, or hog industry, kay sometimes when ako si Anhing Nap nag-support sa Cebu Farmers Cooperative, Denise Mountain Barangay. We realized that ang batong palitong sa middleman o 4 pesos ang kilo, pag-abot sa carbon, 50-60 na ang kilo. Now, in the hog industry, is there a uniform price, buying price? Aron naman po, mahamugaway po ng farmers. Ang sa mo tingin mo sir is selling price sa mga selling price sa farmers buying price sa kanang middleman. Actually ang dako kay ginansya diri sa atong industry sa middleman. So kay kanang mga backyard na to sometimes mo sila capability to sell direct ma. So moagi sila vendor. So ang vendor is the one making the biggest profit niya at a very shortest time. Kaya ikaw naman niya kuha ko na ihatod. Muskan lang ra. Kaya diyan pa ikaw sa nga kalong ko o Southern Cebu, ang amahan, gadaan duha ka batang gagmay, nagbaon sila, ihikot ang duha nila kababoy, kaya pa for sale, nga mo na lang sa 4 sa hapon, di niya ibaligya, kaya barato rang palit. Kana tinood yung kena sa muna ang backyard, actually kinahangan yun na mukuha na itong government, kung ka ng moral, mga trading centers trading pa. Center. Para diha sila maka kanya doon na po'y maximum ano minimum price tingali pero sa hangit na sa ninyo pamoy trading center para mamalit wala ni sa commercial pero na may mga trading centers like in Barili Matalungon
mga Toledo na yung mga trading centers din na. Ah, I see. Okay. Pero ang kanang presyo, wala gid siya fixed na price, no? Depende na sa market, sa demand and supply. Mm. O sa quality sa baboy, mm, depende na sa high na iba na magdagsa ang baboy, lagang kay supply. Mm. So, bago ang gano'n nila usahay ang kuhan. Ang farmers, lukoy sa gano'ng farmers. Lukoy kayo. Mag, sometimes we are in the mercy gano'n sa yahidor, mm, sa middleman. Sa middleman. Mm. Kami dili may ka kuhan kay buhi magod. We need to pagawas na gano'n na mo. Kay laog, maglaog sa wala na sila yung kwarta. So, so we are at the mercy gano'n sa behidor. Thank you, sir. Ari ko na yung doktor rin yung umbra. O sa epekto, doktor, yan yung balita sa ASF o balita sa kaway tubig. Sa epekto, isip sa tao. May insecure ka. And if you are insecure, you feel negative about it, no? Uh-huh. Expected na siya nga kung dili ka, inuntag, yung mindset is dili positibo. Possibly nga, you have this feeling of uncertainties. This might result to emotional problem, like depression. So, nagkadool na ang Pasko, nakinaiyan naman ito ng kwan, kanang natin lechon. Ganay karong gabi, namin lechon dito sa Sugo Chalder Lady, kay mag-reunion mo sa mong high school. Dili man, kumplito ang kasal, pista, welechon, ma'am. So, hopefully, atong i-consider ang ingon nilang Sir John o ni Jonathan nga dili makapikto sa tao ang ASF. Ang meaning sa ASF katungwa makakuan kay African Swine Fever, no? Nagikan ni of course the name implies Africa, no? Layo-layo ba ito, pero maduol na malagi tungkol sa itong mga advanced transportation na means karon, no? So why too big? Of course ang atong body weight Sir Elias is made up of water, no? Bulk sa atong body weight, tubig. So kung wala yung tubig, may dehydrated ta. So what will happen if may dehydrated ta? Labanan mo. Ang atong utok, di na mo function 100%. O kung atong cognitive functioning is affected because we lack electrolytes or fluids, decision making na to, apektuhan. So goes without saying, ang atong activities of daily living, hindi na 100% effective. Okay, alay ko niya, Sir Arnel. Since October is a life insurance month, unsay imong ikatambag sa mga millennials, mga batan-on? Ang mga batan-on ba mo'y paborito sa mga insurance agents? O kini mga tiguha nga padung na sa pre-departure area? Yeah. kuala ko statistics po sa 100 million Filipinos sa 2015 census. Karon I think mga 110 naman siguro. There's a very small percentage ana nga insured. Dili magud tanan 110 million ang ma-insure because only about 60% maoray insurable. The reason for that is one of the requirement to become insurable is your ability to pay. Makabayad ka. Hindi man good matanan makabayad, mo na dili tanan insurable. Pwede untay insure but di man makabayad. So, let's just say 60% of the 110 million mo na ang insurable. Pero the sad fact is that sa Pilipinas, only about 10% of the 60% are insured. So, gamay pa kayo ang penetration rate ang insurance diri sa atong nasod. Kaya gamay pa ang siguro ang understanding sa tao ani na napugyan mo yung stigma kay ang kasagaran magtuwa ni nga nanunglo kay nga namukuha taana, di ba? But insurance is very simple. As to your question sa millennials, yes, nindot unta i-cover ang millennials because they're easier to qualify, easier for them to qualify kay healthier man sila, no? And the premise kabata pa sila. And then cheaper po ang premium when you're younger. But the thing is, ang millennials po, ang ilang thinking is, bago man ko naka-income, enjoy sa akong kwarta. So they never think about that part, no? Now, what is life insurance? It is just advanced planning. Advanced planning for any of life's eventualities. Kung masakit ta,
ma-disable ta. Kaya kanyang tanan mo, may exempted ani. All human beings, we could get sick. We could get disabled because of an accident. We are all going to grow old if we are not going to die young. Di ba? Kitang tanan, mga matay man ta. Kitang tanan, matiguan. So, for any of these eventualities, dapat natay preparation. Now, insurance is very simple. What you put in is what you get. If you put in less, you get less. If you put in more, you get more. Now, if you're a millennial and 21 years old ka, degree holder, na nakaitrabaho, if you start now, because of the law of compounding interest, in the next 20 years, kung 21 ka plus 20, 41 ka, dako na kayo ang value, imong fund value, imong pondo sa imuhang program. Because taas man nga time ni grow ang kwarta. Ibig sa kompyuto na nato karon, if you start late at 40 na ka mag-start because you want to retire at 60, you only have 20 years for your money to grow. But if you started at 25 to 65, na kay 40 years sa imong kwarta nga ni tubo. So dako kayo ng diferensyahan. Dili kit maka-compete. Bisag unsa pa kadak ang kwarta yung ibutang at age 40 kung nagsugod kag late. Bana mas may masugod kag sayo. Oh, anyway, insurance is not expensive. Kaya naman tayo kita mag-o custom-built or tailor-made plans. So kung unsa ra'y kaya sa imong budget, ang what is important, because all life insurance companies are stable, and the life insurance industry has been in the global community for over 2 centuries. So in fact, the oldest existing life insurance company in the Philippines is Sun Life of Canada. I don't represent that company, pero I would like to make a special shout-out kay kaning they really exist as the oldest existing life insurance company operating in the country. But the rest are over 100 years, Philam Life, Insular, you know, and those who haven't reached 100 years are also over 100 years outside the country. Let's say Manulife, AXA, which is a French company, Pru Life, which is a British company. So all these companies are stable. What is important is that you talk to the right agent. Pakitaan, saktong ahente, professional ba ni siya, focused ba ni siya, serious ba ni siya sa iyong trabaho, nga makatabang ni mo. My last question, okay, before pasulti on ni Sir Advarit, si Engineer Tumpan, my last question.